Okay mga idol, ang gagawin natin ngayon, magbababa tayo ng throttle body para linisin. Ang sasakyan na gagamitin natin ay Honda City 2008 model. Ngayon mga idol, itong model na to ay hindi pa drive-by-wire. Kasi kung papansin ninyo, meron tayo na unang video na naglinis tayo ng throttle body. Pero mas shortcut method. Bakit? Kasi sa mga drive-by-wire, katulad nyo sa Bios, Honda, mga Honda Civic yan, o kaya Honda CRVs, yan, karaniwan yung mga naka-drive-by-wire. Actually, kahit yung Picanto yata naka-drive-by-wire din. So, ngayon, ano ba yung drive-by-wire, no? Yung drive-by-wire, mga idol, yun yung mga throttle body na walang kable papunta sa ating accelerator pedal sa silinyador. Yun yung mga drive-by-wire. Yun kasi, ang nangyayari doon, mga idol, ang nagbubukas sa ranon nung butterfly valve niya, ang nagbubukas sa ranon ay yung motor na mismo. Kahit saan pagkakataon, kahit sa idling, yung motor ang nagbubukas. Kahit sa pagbirit ninyo, yung motor ang nagbubukas. Wala siyang direktang connection sa ating silinyador. Ganun ang mga drive-by-wire. So, sa madaling salita, ang nagko-control niyan ay yung ating ECU na mismo. No? So, ngayon, yung computer box, yun ang magko-control nun. Ngayon, kapag kasi naka-drive-by-wire ka, walang IACV yun. O idle air control valve. No? Kapag wala siyang ganun, sa madaling salita, lahat ng automation o pagmamanage ng makina natin, ng RPM o nung birit niya, ay ginagawa ng ECU. So, sa madaling salita, kung wala siyang IACV, kahit sa pagmi-minor pa lang, yung mismong throttle body na o yung butterfly valve na yun, yung malaki, yun na mismo nagko-control nun. Kaya yun, mga idol, halos pwede natin shortcutin kasi nga, halos-halo yun eh. Kumbaga, wala siyang butas sa gilid-gilid, talagang yung butterfly valve lang. So, pwede natin shortcutin, pwede mong sprayan lang yung pamunas mo, tapos punasan mo yung mga gilid, tapos spray-sprayan mo yung mismong butterfly valve, pwede mong shortcutin, no? Kung magagawa nyo ng paraan na hindi lahat papasok doon sa loob ng manifold yung mga dumi, mas maigi. Pero yun nga, pwede nyo shortcutin yun. Pero unlike kasi dito, hindi natin pwede shortcutin. Bakit? Kasi nga ito, meron siyang separate na IACV na nagko-control para lang sa idle, no? Kasi ang mangyayari dyan, pagka bumirit na tayo, bubukas yung butterfly valve dahil sa kable. So yung hangin, yung IACV, mawawala na ng silbi yun. Puro doon na sa may mechanical butterfly valve dadaan lahat ng hangin. Ngayon, sa pagka nag-minor siya, sasarado ng fully closed yun. Kung tutusin, halos sarado na yun. Yung hangin, magkocontrol nun ay yung IACV na. May mga maliliit na butas yun, diba? Yan yung pinaka bunganga ng throttle body. May butas yun. Doon na siya lulusot. Tapos meron doon yung IACV nga. Yun yung nagkocontrol ng amount ng hangin na papasok. At yun ang hindi natin malilinis kapag hindi natin binaklas. Kaya pagka ang throttle body ninyo ay dekable, no? At hindi siya drive-by-wire, walang motor, dekable. Ang pinakamaganda dyan talaga, baklasin, no? Hindi pwede shortcut. So ngayon, yun ang papakita natin. Magbabaklas tayo ng throttle body, ibababa natin at kung paano ito lilinisin. Tara! Okay mga idol, una sa lahat, lagi naman, no? Ang lagi ko sinasabi sa inyo, paalala ko, bago kayo magbaklas ng kahit ano sa mga gagawin ninyo, picture-picturean nyo muna para hindi kayo maliligaw. Katulad nyan, yung mga hose na yan, kung sakaling kailangan yung baklasin, hindi kayo maliligaw sa pagbabalik. Kaya picturean nyo muna bago kayo magsimula. Ngayon, sisimulan natin. So, para sa akin, ang una natin gawin, is tanggalin natin itong air filter nya, no? Itong air box. Ngayon, meron lang naman yan. Okay. Siguro ito para mas mabilis. Okay. Tapos ito. Laguin ko. Okay, tanggalin natin itong mga to. Yan, diba? Filter. Okay. Yan. Tapos, tignan natin ang mahuhugot natin. Okay. Yun. Yan. So, airbox. Okay. Tapos to, baklasin na lang natin to. Okay. So, mga idol, ganun talaga. Kailangan nyo talagang baklasin isa-isa yung mga nakakabit sa kanya. So,
So, kaya katulad na sinabi ko sa inyo, kailangan yung picture-picturean muna para hindi kayo maligaw. Kung sakali, no? So, yan. Kasi kailangan yung i-pre-up yung mga bagay-bagay dito na nakikita ninyo. So, yan. Okay. Tapos, mga wire na to. Oops. Yan, no? Katulad yan. Ang lutong. Ako po. Yan ang problema natin. Naputulan na nga. Anyway, gawin naman natin ang paraan yan. Tapos to. Okay. So, yun. Iyak na halos lahat. Okay, ito pa. Yan. Diba? So, gilid nyo muna yung wire na yan. And then, ito na. Tignan natin. Kung ano pa mga kailangan dito, ito. Yung mga hose na to, maliliit. Ayan, kailangan talaga yan tanggalin. Ayan. So, isa-isa lang, daan-daan lang. At kailangan nyo nga, tandaan yung mga pinagbababaklas ninyo. Para hindi kayo maligaw. Ayan. Okay. So, yan mga idol. Halos pre-up na lahat. No, wala na nakakubit sa kanya. Ayan, ato na lang. Ito yung throttle cable niya. So, sa throttle cable, pwede mo naman biritin lang yan ng ganyan. Tapos, tanggalin mo yung pinaka niple. Yan o. Ayan o. Ganyan o. Ayan, kita ba? Sa camera? Yan o. O. Diba? O. Yan na yung throttle cable niya. And then, yan. So, 10mm na mga tornilyo. Apat yan. Para mahugot to. Okay. Check natin kung yun na talaga lahat. Ah, ito pa pala. Sa baba. Okay. O. Yan o. Okay. So, apat na 10mm luwagan. Okay, aray ko. Yan. Yan. So, meron ito. Oh. Isa. Okay. Ayan. Ay, sige, yan. Yun, mga idol. Yan, o. O, diba? O, baklas na siya. Okay, tingnan natin. Kung meron pang sumasabit na iba. Ops. Okay, syempre. Dito sa likod. Meron pang mga sumasabit. Okay. So, lumalabas, mga idol. Ito kasi, para sa tubig, ano? So, pagka to, tinanggal natin, eh, kakatas ang coolant dyan. So, ganun talaga. So, sige, tanggalin natin. Ayan. Yun. Tapos yung kabila. Yun. Okay. Yun. Oh. Yan. Kakatas talaga yan. Na tayo magagawa. Yan. Okay. Yun. Oh, di ba? So, hindi naman siguro sila maliligaw. Yun yun ang pagpapalitin. At tandaan ninyo kung sa inyong inlet tsaka outlet. No? Okay. Then, tingnan natin kung mabubunot na. Yun. Yan. Oh, di ba? Nabunot na natin ang ating throttle body. Dito tayo sa labas. Good. Okay, mga idol. No? So, ito yung ating throttle body. Ngayon, mga idol, yung iba, no? Para lang tumaas ng onti yung minor o kung ano man, ina-adjust nila to, no? Yan, oh. Kung tutusin, kung papansin niyo, ito yung silinyador natin, no? So, yan yung butterfly valve. Ngayon, ito, mga idol, hindi ito ina-adjust para itaas yung minor. Walang ganun. Ang style lang nito, mga idol, stopper lang para hindi mapwersa to. Kasi, syempre, magsasarado ng gusto yan. Pero, hindi siya talaga ginagawang pang minor na katulad sa mga carburetor na para umadjust siya ng ganyan. Walang ganun, mga idol. Ang dapat na settings nyo dito, dapat maging stopper lang, banggaan lang. Kasi, yung ating ECU mismo ang nag-a-adjust kung ano yung tamang minor niya. No? So, ito, wala talaga itong silbi para sa ating mga minor. So, ano ang nag-a-adjust ng ating minor? Ito, mga idol. Ito yung ating IACB. No? Kasi kung papansinin mo, yan o, may butas siya dito. Yan.
Yung butas na yan, dyan pumapasok. Kapag yan, di ba, nakasarado yan. Yung mismo throttle plate natin. Nakasarado yan. Ang mangyayari, yung hangin, kapag ka naka-idle tayo, dito yan dadaan. Dito, sa may maliit na butas na to. Tapos, ito ang magkocontrol. Kung gaano karaming amount ng hangin ang kailangan niyang ibigay sa makina. Tapos, dito yan lalabas. Yan, dito. Yan. Ngayon, kung papansin ninyo, yan, no? Medyo hindi naman siya ganun kadumi compare sa iba. Pero, lilinisin na rin natin. So, kasi ito, ginagawa lang natin for maintenance. Tsaka medyo, medyo rough na rin yung idling na itong ating sasakyan. Kaya natin lilinisin. Ngayon, so ito, IACB. Itong part naman na to, kung tatanungin nyo, ito po yung ating TPS, no? Throttle position sensor. Yan, no? Kapag bumirit siya, meron siyang parang granahe doon o parang maliit na gumaganon. Nasa-sense niya kung ano na yung position ng ating silinyador. So, TPS. Then, ito naman yung sa ating purge, no? Ang alam ko tawag doon, yung may purge tank, no? So, control valve to. May purge tank doon sa ating, sa may, nakadikit sa may engine wall natin. Ngayon, yun naman mga idol, yung fume doon sa ating tanke, kinokolekta niya. Then, kapag ka, ano, binubuksan na ito, yung fume na yon pinapalusot niya pabalik sa ating manifold. Yun naman yun, no? So, sa emission and efficiency rin yan. So, yun yung mga parts netong ating throttle body. Tapos, ito yung mismo throttle body. Ngayon, mga idol, yan, pwede naman natin itong linisin din. Pero, mahalaga malinis natin ay ito, tsaka yung dinadaanan ng idle air, no? Ito. Tsaka ito. So, ito, maganda to mga idol. Baklasin natin. Yun yung sinasabi ko, no? Mahirap siyang shortcutin kasi hindi nga natin malilinis na maigi yung butas na yan. Kaya maganda talaga pagka dekable, katulad nito, dekable. So, baklas talaga. Okay, so, try natin to baklasin. Yan o. Meron siyang tatlong screw dito. So, okay. So, saan kasi, hindi ko yan tinitira ng direktang screwdriver kasi medyo mahirap talagang baklasin. Matigas. So, pinapaluwag ko muna siya neto. Kiniklip ko lang dito. So, ingat lang. So, yung sakto lang. Yan. Okay. Okay. So, kung meron kasi kayong gato, maganda, no? Maipit nyo siya. Pero ito, katulad nito, medyo mahirap talagang tanggalin kasi matigas. Tapos, dapat iwasan yung kumabiyos, no? So, katulad nito, ipilitin nyo lang. Yan, no? O, diba? So, ito, naluwagan na natin. So, discarding nyo na kung paano nyo luluwagan. Yan, o. O, diba? Yan. Tapos, tanggalin natin ito. Ayan. O, diba? So, ito, yung sa may water inlet nya. So, dun lang siya. Walang nagko-control dyan. So, dumadaloy lang siya dyan. So, kailangan kasi nung ating throttle body rin na masense yung init na makina. At, syempre, para ma-cool down din siya. So, ngayon mga idol, ito na yung ating IACB, no? So, yan, no? Yan yung nagko-control. Ito, to. Nagko-control nung hangin niya. So, sa pagkakabit niya kasi nakaganyan yan. So, lumalabas na ito yung intake. Ito yung palabas niya papunta sa makina. So, dito siya pumapasok. Yun, yung butas doon. Konektado yan. Papasok dito. Tapos, kinokontrol na ito para lumusot naman dito. So, yan. Lilinisin natin yan kasi maaaring hindi na rin siya nakakakilos ng maganda. Kaya yung idling natin, eh, hindi na rin ganun kaganda yung takbo niya. Okay? So, linisin natin. So, sa paglinis naman, no? Yan. Gagamit tayo. Ito. Throttle body cleaner. No? So, spray ka lang dyan. Okay? Lalo na yung butas na yun. Yan. Pwedeng ibabad mo muna. Okay. Tapos, punas-punas. Okay? So, spray lang, no? Yan, o. Katulad yan sinasabi ko, o. Diba? O. Yan, nakatama siya dyan. Pero, tingnan nyo. O, sarado siya. Diba? Wala siyang opening. Kasi nga, wala siyang silbi pagka naka-minor. Yan, o. Talagang dun lang sumusulot yun. Yung hangin. Dun pumapasok sa may butas na yun. Pag naka-minor. Pero, pagka yan, o. Naka, ano siya, idle. Yan, nakasarado. Yan, o. O, diba? Lulusot lang siya pagka binuksan. Okay. So, ngayon, yan, o. Punas lang. Punas. So, linis. Ngayon, mga idol, no? Sa paglinis nito, dahan-dahan dun sa may mga tenga na yun. Yun, yung part na yun, tsaka doon. Yung kabilaan. Kasi meron yung coating, eh. Diba? May coating yan para yun yung pinaka parang lubricant niya. So, kailangan, wag nyo ma-wash out masyado yun. So, ingat-ingat lang din.
dito ka lang magpupunas. Okay. Then ito, yan oh. Pagka binirit mo siya, ayun yung part na to, mahalaga to mga idol. Dapat malinis nyo rin mabuti. Yan oh. Okay. Yan. So linisin nyo lang. Okay. Yan oh. Mahalaga yan kasi yan yung tumatama doon sa may pinakababang ganun eh. Okay. Linisin nyo rin to. Lalo na yung butas na yan, mga idol. Yung dinadaanan ng ating idle air, no? Yan. Yan. Spray na natin. Okay, so ito, pati yan, no? Sa may idle air, no? Yan yung mahalaga, eh. Okay. So, sa IACB naman, yan, no? Ang dumi niyan. Tanggalin nyo muna yung o-ring. Baka mamaga, eh. So, spray lang din. Yan, no? Lumasahan. Okay, mga idol, yan oh. Medyo mas malinis-linis na siya. So, nasa sa inyo na, linisin nyo mabuti. Ngayon mga idol, kung may magtatanong nga pala kung magkano yung mga ganito na throttle body cleaner, 190 pesos, sa iba 200. Yan, ganun lang karaniwan presyo nito. Pero sigurado, halos mauubos nyo rin eh, sa paglilinis, no? So, okay. Tapos sa finalize ko lang yung paglilinis nito, then kabit na natin. Okay, ngayon mga idol, yan oh. Nalinis na natin. So, ngayon, mga idol, ito to. Itong part na to, may mga coating talaga yan na itim. No, huwag yung tatanggalin yan. Parang lubrication yan eh, ang alam ko eh. Pero yan, talagang kasama yan. So, huwag yung tatanggalin yan. Okay? So, ngayon, assemble natin. Ngayon, kung meron kayo makukuha nitong bago, mas maganda. Pero sa ngayon kasi, wala akong nakuha. Pero ibabalik ko na lang kasi mukhang matino pa naman. Pero mas maganda talaga, idol, kung mapapalitan nyo yung mga rubber gasket na to. Yan, mas maganda talaga. Okay? So ngayon, position ko lang ng ganyan. Tapos ito, yan o. Oh, ganyan lang naman siya. O, oh, diba? Yan. Tapos, screw. Okay. Okay. So, ipitan nyo lang. So, yun, mga idol. Kailangan higpitan nyo mabuti. Kasi baka sumingaw. So, yan. Pwede na nating ibalik. Okay. So, sa pagbabalik, mga idol, ito ah. Check nyo to. Baka may mga crack na. Kailangan palitan. Tapos, kung, yun nga. Kung meron talaga makukunan, mas mainam, palitan to. Okay, kahit na hindi pa siya crack, kung may makukuha, pwede nang palitan talaga. So ngayon sa akin kasi, wala akong nakuha hanggang to, no? Kaya babalik ko na lang, tsaka medyo mukhang matino pa naman, no? Pero maganda talaga palit, mga idol. Okay, so ito, pwede nyo rin pala ito linisin. So basahan lang, tapos konting punas-punas pala. Yan o, mga idol. So punasan na lang din natin. So nilagyan ko siya ng ano, throttle body cleaner dito sa basahan. Punas-punas lang. Kahit ito lang bunga nga. Okay. So ngayon, no? Kabit na natin. Okay. So ganyan siya. Tapos dito. Okay, isa sa madali salita mga idol, sa pagkabit naman nito, syempre, reverse order lang. Kabit nyo yung apat na tornillo. Okay,
So ngayon, sa paghigpit, no? Pa-cross lang. Higpit dito, tapos dito naman pa-cross, no? Ngayon mga idol, kung meron kayong torque wrench, no, na maliit, mas maganda 'yon para hindi niyo ma-overtight, no? Ngayon pero sa akin, sa paggawa ko naman nito, eh kaya na ng tantiometer, no? So tamang higpit lang, 'wag masyado. So basta maramdaman niyo lang na mahigpit, okay na 'yon. Okay. So ngayon higpit, ito namang aking pamihit eh maiksi. So palagay ko hindi naman siya ma-overtight. No. Ano. So tansyahin niyo na lang. Kung may torque wrench mas maganda. Yan. Okay na siguro 'yan. Okay, good na 'yon. So ngayon, no? Nakabit na, reverse order lang lahat ng tinanggal nating hose, ibalik. So ganun lang ang gagawin. So balik ko muna 'to. Okay mga idol, siya nga pala, no? Total naglinis ka na rin ng ating throttle body. Ang kasunod niyan talaga, linisin mo na yung map sensor. So ngayon, ano yung map sensor? Iba yung map na MAP tsaka map na MAF. So ito, manifold absolute pressure sensor. So ngayon, ito, maganda to, linisin din. Plus yung ating MAF sensor. Mamaya yung papakita natin. So ito muna, try natin paklasin to. Okay. Mahirap tanggalin mga idol. Gamitan nyo ng vice grip sa tagiliran. Kasi medyo matigas yan. Lalo na kung never pa na baklas. So yan. Ngayon, kinapit ko lang uli yan eh. Paklasin natin. Okay. Okay. So yan. Ito, hugutin natin to. So linisin na rin natin to. Yan. O, diba? So, ngayon, anong panlinis dyan, mga idol? Okay. So, ngayon, mga idol, anong panlinis nito, no? Kailangan meron ka nito. Ito na lang gagamitin ko. Mass airflow sensor. Cleaner, no? So, ito. Sprayan ko lang yan. So, huwag masyadong malakas ang pressure kasi actually, dapat, yung mga ganito kasi medyo mahina ang pressure nito kasi ang sinesense nga nito yung pressure mismo ng manifold natin eh. Kaya dapat medyo malayo lang. So, dinis ka lang ng ganyan. Then, okay na. Pwede mo na i-install uli. Okay. So, sa pag-install, inisprayan ko ng konting WD-40 para smooth yung pasok niya. So, yan. Yan. Para hindi masugat yung o-ring. Then, balik na ng tornilyo. Okay mga idol, ngayon dito sa kanyang airbox, no, nandito yung MAF sensor naman, mass airflow. So ito, hugutin nyo lang. Yan, katulad nyan. Yan, pwede nyo nang linisin yan. So gamit pa rin yung ating ito. Okay. So gamit pa rin itong ating mass airflow sensor cleaner, no. So isprayin lang din natin to. Okay, so ito, malayo dapat. Kasi sensitive siya. Yan. So ganyan mo lang. Okay na yan. Yan. Tapos patuyuin nyo lang. Okay. So actually, yung amoy ng ating mass airflow cleaner, no? Para siyang lighter fluid. Yung Fuji, lighter fluid. Yung sa may sipo lighter. Kasing amoy niya yun. Ewan ko kung pwede yun. Pero bumili na lang kayo. Mass airflow sensor cleaner. Mura lang din naman. Tapos ito mga idol, bago nyo install, linisin nyo muna. Nandiyan na rin naman eh, linisin nyo muna to. Okay, so ngayon mga idol, nakikabit na natin lahat. No, reverse order lang, katulad nung pagkakabaklas natin. Tapos, nalinis na natin yung MAP, tsaka MAP sensor. So ngayon, huwag nyo na i-break yung luma ninyong air filter. Kahit malinis-linis pa, huwag na. Kasi, madumi na yan eh. No, kailangan palit na ng bago. So ito, palitan natin ng bago. Okay. Yan. Tapos kalit natin to. Diba? Para talagang malinis. Yan. So ngayon dapat lahat naka all set na. I-check nyo kung wala kayo nakalimutan. Tapos mamaya yung coolant dagdagan kasi medyo may natapon. Pero kahit mamaya na kasi
paikutin muna natin para yung hangin, no? Umikot muna, tapos pagka binuksan natin, kakawala siya sa radiator. Kaya okay lang na mamaya na. So, ngayon, start natin. Kasi meron ditong maaring mangyari kapag ay ni-start. Kasi, syempre, naglinis tayo ng throttle body. Ngayon, kailangan niyang malaman yung bago niyang posisyon. Dahil, syempre, di ba yung... dahil kasi yung ano natin, throttle plate, no, yung butterfly valve, no, dati kasi syempre may mga build up 'yon, medyo nakatukod ng ganun. Ngayon syempre nalinis na, medyo magbabago 'yon. So ngayon, sigurado 'to, kailangan niya mag-relearn ng bagong posisyon ng TPS. So pag i-start natin 'to, hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Testingin na lang natin. Okay mga idol, starting, no. Tingnan natin kung ano yung magbabago sa kanya. So ngayon sa pag-start, on lang muna natin mga 'yon, mga ganun. 2 seconds, 5 seconds, yan. Tapos lahat ng electricals naka-off, start natin, tingnan natin kung ano mangyari. Okay. So, yan yung minor niya, no? Sa siguro 1.2, 1.1 yung RPM niya. So, dahil malamig yung makina, yan, no? Cold. Ngayon, tingnan natin kung may magbabago. Kasi, mga idol, may tricks din dyan. Kung sakaling biglang tumaas yung minor nyo, sobrang taas. Yan, o kaya sobrang baba. So may trick na ginagawa. Kasi sa manual nya, sa repair manual nya, ang talagang kailangan mong gawin is after mo maglinis ng throttle body, ay mag-idle relearn. Ngayon mga idol, kung meron kayong OBD scanner na kaya mag-trigger ng idle relearn neto, mas maganda. Pero kung wala kayong OBD na pang-trigger ng idle relearn, merong isang trick na ginagawa. Yun yung i-on nyo ng 2 seconds o 5 seconds yata yon. Tapos dapat off lahat ng kuryente. Pag start nyo, stay nyo lang sa 3000 RPM. Then hintayin nyo mag-on yung fan. Pagka on ng fan, ayun, ang gagawin nyo yata, bibitawan nyo na. Tapos hintayin nyo yata naman na mag-cycle yung fan. So, alamin ko na lang. So, ilalagay ko na lang siguro dyan sa ano nyo. Hindi ko na matandaan eh. Ilalagay ko na lang dyan sa screen ninyo kung paano ginagawa yon. Tapos, yun. Yun ang kailangan yung gawin ko sakaling nagbago yung minor. Pero sa akin kasi, yan o. Yung, dahil nga malamig pa siya, no? So, normal na mataas siya. Tapos mamaya, mag-may minor. Pero sa akin parang normal eh, no? Walang masyado nagbago. Hindi ko alam. Kasi hindi naman din ako nagtanggal ng battery. Kaya siguro ganun, no? So, obserbahan ko muna to. Pero kapag may nangyari sa inyong kakaiba, so, kopyahin nyo lang yung nakasulat dyan sa screen natin. Yan yung procedure niya. So, kapag hindi nyo nakuha sa isang take, ulitin nyo lang na ilang beses. Kasi, yung sasakyan naman natin is karaniwan yan. Nagre-relearn siya mag-isa. Pero, syempre, ang gusto lang naman natin is mapabilis yung pagre-relearn niya. Pero, babalik at babalik yan sa sarili niyang minor. Kasi, aalamin ng ating... computer box, yung bago niyang posisyon ng TPS, tsaka yung bagong kondisyon ng throttle body na malinis. So, ayun. Check ko muna. Try ko muna. Okay? Okay, mga idol. Yan na. Okay? So, ngayon, ginawa ko, hinayaan ko lang siya mag-minor. No? Hanggang sa bumukas yung mga fan niya. Tapos, yan. Wala naman ako na-encounter na pagbabago sa kanyang minor. No? Kasi, siguro dahil na rin hindi ako nagtanggal ng battery. Kaya, hindi masyado naapektuhan. Pero yan yung minor nyo. So, nasa, palagi ko yan yung tama niya lang. Mga 750 or 800 siguro yan. So, yan. Ngayon, testing ko yung mga aircon niya. No, mag-on ako. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay. O yan, nag-on ako ng aircon. Yan yung naging minor niya. Okay. Pag pinatay ko, yan. O, mas smooth, no? Hindi na siya nagbabibrate, hindi katulad nung una, talagang struggle siya sa pag-adjust ng minor kapag ka nag-aircon ako, tsaka kapag ka nagkakambyo ganyan, drive to from park to drive, tapos kapag ka mamemreno ako, nagbabago-bago siya, ngayon hindi na. Okay, so ngayon mga idol, kung meron nga kayong ma-encounter, no, tumaas yung minor o kaya nagbago yung mga minor niya, pabago-bago, up and down, no, main procedure yan, katulad nyo na sa screen yung yan. Yan yung maari niya procedure. Pero kasi sa procedure niya sinabi reset PCM. So via OBD yun. So yun yung talagang procedure. Pero meron din naman ako nakapapanood, no, sa ibang nagbablog na napapagana nila. So ginagawa lang nila pa ulit-ulit yung procedure. Then yun, gumagana naman. Nakokorek yung
idol nila, tapos nakakapag-relearn ng sarili yung kanilang sasakyan. So, yun mga idol. So, yun lang muna yung may didiscuss ko o may share ko sa inyo pagdating sa paglilinis ng ating throttle body. Okay? So, yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. At yun lang po muna. Maraming salamat po. Okay, mga idol. Tinesting ko, no? So, inikot ko muna siya. Tapos, ngayon, naka-aircon ako. So, ganyan yung idling niya. No? Hindi naman nagbago. Pero, at least, hindi nakatulad dati na talagang dumada pa muna bago makarecover. So, siya ngayon, yan, ganyan. Yan, naka-off ang aircon. Yan, nag-automatic kasi. Yan, nag-on siya. Engage ang compressor, ganyan. Okay. O, yan. Bitaw ang compressor. Yan. Tapos ngayon, hintayin natin. Yun, engage ang compressor niyan. So ganyan lang siya maglaro. So sa akin, okay na ako diyan kasi at least hindi siya dumada pa. Katulad dati, talagang bumabagsak, halos sa nagpa-500 siya. Ngayon hindi na. Yan.